Maganda yan. Maganda kung hindi ka nag-iistorbo. Kailangan, ano, sino yung pinanood natin? Pinabidyo mo ba ako? Oo. Peter McKinnon. Okay na, go na. Go na, bye-bye. Okay, guys. So, hindi ko maririnig. Bye-bye. Mapapansin nyo, pawis na pawis ako dahil nagsiset-up ako ng vlogging station ko. Kasi this year, napagplanuhan ko na gumawa ng mga tutorial videos dahil maraming tao nagre-request. Ang gagawin ko ngayon ay magsiset-up ako ng vlogging station ko. Yung itsura pag walang setup. Ganyan. Ito naman ang itsura pag binuksan ko yung setup. Laki ng pagkakaiba, di ba? Ito naman yung itsura pag walang bounce light. Yun lang. So, ito. Ito lang yung setup ko. Ring light. Tapos ito yung pinambabounce light ko. Mapapansin nyo, sobrang pawis na pawis ako. Siyempre dahil nag-setup ako. And hindi ko muna binubuksan yung aircon dahil maingay. Kagaya ng upuan ko. Ito yung mga problema sa setup ko ngayon. Dahil nga, minadali ko lang yung setup. Yung reflector na ginamit ko, yung pang-ano lang ng bubong ng bahay para hindi mainit. Kung ano meron sa bahay, yun yung gagamitin mo. Tapos yung ring light, yung pinakita ko sa inyo kanina. Tapos gumamit din ako ng artificial light sa likod. Yung lamp, nakikita nyo. Sorry guys, pawis na pawis ako ah. Ang problema lang talaga dito, maingay yung chair ko. Tapos, maingay sa labas dahil nasa gilid kami ng kalsada nakatira. So, may maririnig kang truck kagaya nito. Tricycle kagaya nun. May sasakyan na naman. Kaya gumawa ko ng vlogging station ko dahil wala lang, gusto ko nang gumawa. Hindi. Ngayong year kasi, plano kong gumawa ng mga tutorial tungkol sa video editing, photography, yun lang. Kung paano humawak ng camera, kung anong setting dapat gamitin mo. Hindi ko naman sinasabi na marami na ako alam. Pero marami ako natutunan sa YouTube na pwede ko i-share din sa inyo sa pagkakaalam ko or sa pagkakaintindi ko. At yung mga natutunan ko din sa intern ko dati. Yun, kasi marami nagtatanong sa akin kung paano ko ginagawa to or paano ako nag-shoot ang video ko, paano ako naggagawa ng filter ko sa Instagram, paano ako gumagawa ng photo, paano ako pinipicture ng... Thank you, Jeep. Paano ko pinipicture lang si Erica? Basically, ganun yung mga gagawin ko. And baka minsan mag-review ko. Matagal ko na talaga kasi gusto mag-YouTube. Gusto kong gumawa ng review, tutorials, vlog, daily vlog. Kaya gumawa ng vlogging station ko. Nadagdagan pa ng aso. Bago yan ah, yung aso na yan. Ngayon ko lang narinig yan. Basically, yung setup ko lang naman, reflector para sa fill light. Tapos, ring light for key light. Wala pa akong backlight, bibili pa ako. Nag-iipon muna ako. Ngayon, kung ano lang meron sa bahay, yun lang yung gagamitin ko. Artificial light sa likod para naman may onting flavor or spice yung setup natin. Kasi itong YouTube, magandang platform to for portfolio or para malabas lang yung passion mo. Nag-shoot lang ako ng videos sa labas ng bahay namin or sa pupuntahan namin pero hindi ko ina-upload. Ine-edit ko lang para matuto ko. Kasi sabi nila, kailangan mo lang mag-edit. Wait lang. Kasi guys, alam nyo, ang pinaka-importante sa pag-aaral ng isang bagay, yung application. So, kailangan ginagawa mo rin. Kaya yun, every time na may natututunan akong bago, tinatry ko, gawin. Abangan nyo yung mga pwede kong ituro. Hindi naman kasi talaga akong magaling. Gusto ko lang ma-share kung ano yung nalalaman ko dahil alam ko maraming filmmakers dyan na gusto matuto, kagaya ko. Bawat tao naman, nasa learning process eh. Ang learning naman at knowledge, walang hanggan yan eh. Araw-araw may bago. Araw-araw merong pwedeng matutunan. Maraming salamat din sa mga YouTubers na naging inspiration ko. Gumawa ng videos, matuto mag-edit, at gumawa ng photos. 2018. Just do it, diba? Ito. Gumagawa ako ng vlog kahit pawis na pawis ako. Just do it. Kailan mo pa gagawin? Diba? Walang init na, guys. So, tatapusin ko na to. Payo ko lang sa mga aspiring filmmakers katulad ko
huwag niyo iisipin na mas marami na magaling sa inyo. Kasi lahat sila nanggaling kung saan tayo nanggagaling ngayon. Nagsimula lahat sa passion, nagsimula lahat sa pangarap. Ngayon, hindi ko pa masasabing isa akong ganap na filmmaker, pero gusto ko yun mangyari. Kaya every time na may opportunity, nagpa-practice ako. At marami pa akong kailangan matutunan. Yun dapat yung way of thinking nyo. Actually, matagal ko nang gustong gawin to. Si Erica lang yung nag-push sa akin na sabi niya, gawin mo na, gawin mo na. So guys, thank you for watching. Click like, subscribe. Peace.